Naniniwala si Pangulong Duterte na may mag-asawa na nagsilbing suicide bomber sa pagsabog sa Holosulu. Taliwas ito sa ulat ng AFP. Sabi naman ni National Defense Secretary Delphine Lorenzana, hindi nila isinasantabi ang anggulong suicide bombing. May natanggap din daw siyang intelligence report mula sa ibang bansa na nagsasabing Yemeni couple ang nasa likod ng pagsabog. Nagbabalik si Marisol Abdraman. Eksklusibong video ito ng pagkanyo ng militar laban sa grupong Abu Sayyaf. Tinarget din sa airstrike ang kuta ng mga bandido sa Patikul Sulu, alinsunod sa utos ni Pangulong Duterte. I'm ordering you now, pulpugin ninyo ang Abu Sayyaf by whatever means. Meron man tayong helicopter, may aeroplano, may mga barko, yung mga bala natin dyan sa mga kadyo ninyo, paputukin na ninyo. Ibomba mo na ninyo lahat ang kasabap. Kasabay niya ng pagtugis sa mga suspect sa pag-atake sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Hulo nitong linggo. Ang sabi ng AFP, remotely detonated ang bomba sa loob ng simbahan. On the fifth pew ng church coming from the entrance, lumabas yung babae, iniwan yung bag niya. May nagsasabi na una na suicide bombing daw yun siya. Pero ma-dispel natin yung fact na yon. Pero ang sabi mismo ng Commander-in-Chief, suicide bomber ang umatake. You're confirming, sir, that it is a case of suicide bombing by yes, the ASG? Yes, blowing them up. Babae, sir? Babae. So yung dalawang incidents, sir, dalawang babae? Lalaki yung isa, mag-asawa. Ayon sa Pangulo, isang babae ang nagdala ng bomba sa simbahan habang nananatili raw sa entrada ang kasamang lalaki bago nangyari ang pagsabog. Either he was just passing by before blowing himself up. Ang problema yan ang... Kasi yung babae was wearing a cross pa. Malaking cross sa dibdib niya. We were already warned not only by Indonesia, by the rest of the... Kaya may nag-umiikot na military doon. Ang grupong ISIS, unang inako ang pag-atake. Binanggit pa yan ang Solicitor General sa oral argument sa Korte Suprema, kaugnay sa pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. IS or ISIS already owned up to it. So that is part of the terrorism and rebellion that they are waging against the Philippines. Pero ang Pangulo, tiyak daw na gawa ito ng Abu Sayyaf. Ang militar, sinisiyasat naman ang kinalaman sa pagsabog ng Adjang-Adjang, grupong nakipag-alyansa sa Abu Sayyaf. Yung Hulo incidents, involve ang mga Adjang-Adjang doon? Very conclusive. Local terrorist group manufactured and produced the IED locally made. Ang apat na umano'y miyembro nito ang pinaniniwalaang nahulikam nang mangyari ang pagsabog. Makita mo, may pinindot na cellphone at inabot niya sa kabila, that's the time na pumutok. Matapos ang pagsabog, magkakasunod silang tumakbo. The rest of the people are going to respond dun sa simbahan. But this tree, mapapansin niyo pabalik. Ang lalaking naka blue-green jacket, tumakas sakay ng isang motorsiklo. Kinalalang si alias Kama na hinihinalang ng detonate ng bomba sa pamamagitan ng cellphone. Kilala na rin ng mga otoridad ang iba pang kasama niya, maliban sa naka-checkered polo. Kama, nabanggit ang pangalan siya niya sa na isa sa mga kapatid ng casualty sa isang operations ng ating mga tropa sa Hulo. Na si Ingog involved sa mga bombings. Ang tinutukoy ng AFP na si Ingog ay ang Abu Sayyaf sub-leader na si Soraka Ingog, kilala umanong bomb maker. Ang Adjang-Adjang na nakabase sa Patikul, nasa ilalim daw ng paksyon ni Commander Sawadjaan. Sometime mga 2014, mga anak ng mga warrior, or it's a local dialect yung Adjang-Adjang. It means sons of warrior or sons of martyr. Ang mga ulila, nagkasama-sama sila, numbering sometimes 14, 20, pero dumadami sila. They are dealing drugs, so they must also be taking drugs. Mas ruthless yung mga young fighters. Nag-seek sila ng parang alliance sa ASG. Kinukup nila. So nag-serve na rin ito ng itong mga Adjang-Adjang na parang urban terrorist nila.
Sa gitna ng pagsupol sa mga may sala at investigasyon sa pagsabog, ang pagsisikap na makabangon mula sa trahedya. Si Corporal Will Diaz, may tama sa tuhod at naapektuhan ang pagdinig. Nakita ko may mga na matatanda na nandun sa lupa na humihingi ng tulong sa amin, ma'am. Gusto ko sana, ma'am, kunin yung isang matanda doon, ma'am, na kwan, ma'am. May pumutok na, ma'am. Tumilapo na rin, ma'am, ako sa pagsabog. Kabilang sa mga naunang nasawi ang isang parishioner na edad 14. Nagsusorry ako kasi wala akong nagawa. Nung nagkikwento sila kung paano sila tumakbo, paano sila tinamaan. Nung time na sumabog, detect sila tayo, nabomba kami. Marisol Abdurrahman, GMA News.